Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Inatake sa puso si Ramir. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matyas. Dahil nga sa katigasan ng ulo nitong si Trixie, hindi na nga niya alam ang gagawin niya. Kaya naman ang ipagpanggol siya ng isang lalaki nang akmang sasaktan siya nitong si Ino ay lumambot nga agad ang puso niya dito. Isinama siya ng lalaki sa gilid ng bar para doon siya tanungin ng kung ano-ano. Dahil nga sa hindi kilala nitong lalaki si Trixie at ito ngang si Ino ay natuwa nga si Trixie dahil hindi nga siya mahuhusgahan ng lalaki. Nairita si Trixie sa mga tao sa paligid niya na nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya. Kaya inaya niya nga ang lalaki na umalis sa bar at dalinha daw siya sa tahimik na lugar para makalimot siya at wala siyang marinig na kahit na anong ingay. Una nga ay nag-aalangan nga itong lalaki na isama itong si Trixie sa tahimik na lugar. Kaya tinanong niya nga ulit si Trixie at sinabihan niya na sasama siya sa taong hindi niya kilala. Sumang-ayon naman si Trixie dahil kesa naman daw mag-stay siya sa lugar na maingay at puro taong nanghuhusga sa kanya. Kalaunan nga ay nakarating na sila sa lugar kung saan tahimik at silang dalawa lang. Nagdesisyon sila na kalimutan ang lahat at dito nga ay gagawa sila ng isang milagro. Nagpaalam si Trixie na mag-freshen up lang muna siya bago nila ituloy ang gagawin nila. Kaya habang nasa CR nga itong si Trixie ay nakaisip nga ang lalaki na magtago at mag-set up ng camera niya para i-video ang gagawin nilang imala nitong ngang si Trixie. Dahil nga sa bigla-bigla na nga lang itong sumasama sa mga lalaki na hindi nga kilala nitong si Trixie. Samantala, sa paghahanap ni Ramir at Patricia dito kay Trixie sa bar, si Ino nga ang lumapit sa kanila para sabihin na wala na daw doon si Trixie at sumama na naman daw ito sa ibang lalaki. Nagalit si Ramir. Kwinelyuhan niya nga itong si Ino dahil sa mga pangiinis nito sa kanila. Pinagmalaki naman ni Ino ang mga kasong pwede niyang isampa dito kay Ramir sa ginagawa niyang pananakit kay Ino. Ipinagmalaki nga din itong si Ino, ito ngang si Lilet, dahil si Lilet daw ang magkakaso dito kay Ramir. Kaya naman inawat na ni Patricia si Ramir at umuwi na sila. Dahil nga hindi na nila mahanap si Trixie at hindi pa nila ito makontak. Hindi nga sinasagot ni Trixie ang mga tawag nitong si Ramir. Habang nakikipagtalik nga itong si Trixie sa iba, ay hindi naman makatulog ang magulang niya na si Ramir at Patricia. Maging si Lilet nga ay hindi nagawang makatulog dahil sa kakaisip kung ano nga ang nangyari kay Trixie. Dahil hanggang ngayon nga ay wala pa din silang balita kung nasaan ito. Nakatulog na nga si Ramir sa sofa. Habang umiinom, kakaantay nga sa anak niya si Trixie na umuwi ng bahay nila. Inabot ng umaga, nahimasmasan si Ramir dahil may narinig siyang kumaluskos. Nakita niya nga si Trixie na papasok ng bahay nila. Tinanong niya nga agad ito kung saan ito nanggaling. Pero matigas talaga ang ulo nitong si Trixie. Nasagot-sagutin ang ama niyang si Ramir nang pabalang nga. Sinabi ni Ramir na nag-aalala sila dito kay Trixie dahil hindi siya makontak. Pinakita naman ni Trixie ang cellphone niya na naka-on ito at sinasadya niya nga daw na hindi sagutin ang tawag ng kahit na sino dahil gusto niya ngang makalimot. May nag-notip nga sa cellphone nitong si Trixie na talaga namang ikinagimbal niya at talaga namang nanlumo siya dito. Nagulat si Ramir at nagtaka sa reaksyon ng anak niyang si Trixie. Kaya pinilit niyang kunin ang cellphone ni Trixie pero inilalayo ito ni Trixie sa kanya hanggang sa tumalsik na nga ito. Sakto naman nga at pababa itong si Patricia at siya ang nakapulot ng cellphone nitong si Trixie. Nakita niya nga ang text sa cellphone ni Trixie. Hindi niya alam ang gagawin niya dahil panibagong gulo na naman at kahiyan na naman nga ang pinasok ng anak nilang si Trixie.
kumalat ang sex scandal nila ng lalaking nakilala niya lang sa bar. Sex scandal na hindi niya nga alam na nirecord na pala siya nito nang wala siyang kaalam-alam dahil sa pagpayag niya dito na sumama kahit hindi niya nga ito kilala. Kaya nagalit si Ramir kung bakit sumasama si Trixie sa lalaking hindi niya kilala. Hindi na nga in-explain nitong si Trixie ang sarili niya at umalis na nga lang siya. Nakarating na din sa pamilya nila Lilette ang pagkalat ng video scandal ni Trixie na dapat nga ay hindi muna nila ipapaalam kay Lilette dahil madadagdagan na naman nga ang isipin nito at lalo itong may stress. Pero hindi sinasadya na madulas ang isa sa kanila at nasabi na may video scandal nga itong si Trixie. Nagulantang si Lilette sa nabalitaan niya. Tinanong niya kung kalat na nga ba ang video. Binalaan at pinangaralan niya ang mga kasama na huwag ikakalat o isa-share ang video dahil maaari nga silang kasuhan. Umalis si Lilette sa bahay nila na may daladalang isipin sa buhay dahil bagong stress na naman nga daw ang nangyayari kay Trixie sa kinakaharap nitong iskandal. Umalis si Lilette para pumunta sa korte dahil may mga kailangan silang ayusin kasama itong sila CRD. Matapos nga ang pagtatalo ng mag-amang Ino at CRD dahil sa narinig nitong si CRD na sinabi ng kaibigan ni Ino na ni-rape talaga ni Ino si Trixie, hindi alam ni CRD ang gagawin niya. Dahil una pa lang daw ay nagpalaki na pala sila ng batang sinungaling. Nagtalo nga din sila ka Lorena dahil consentidor daw itong si ka Lorena kaya tumigas nga ang ulo nitong si Ino. Nagpunta nga sa CR itong si CRD dahil hindi niya alam ang gagawin niya sa natuklasan niya kay Ino. Kahit na nga dinideny ito ni Ino ay malakas daw ang kutob niya na nagsisinungaling itong si Ino. Kinabukasan nga, habang kumakain silang pamilya kasama si Ino, may nareceive silang isang notif na panood ni ka Lorena ang scandal ni Trixie kaya pinatingin niya din ito kay CRD. Gulat na gulat silang mag-asawa kung gaano naging miserable ang buhay nitong si Trixie. Sunod nga itong nakita at napanood nitong si Ino kaya mataas ang kumpiyansa nitong si Ino na hindi na talaga paniniwalaan si Trixie ng ibang tao dahil sa pakawala talaga ito. Samantala, sinunda naman nila Patricia itong si Trixie kung saan ito magpunta. Hindi nila inaasahan na magpupunta itong si Trixie sa korte. Sakto at nakita naman itong si Trixie ang tumalo sa kanya sa korte, sina Kurt, CRD at si Lilette. Ininsulto niya ito at sinabihan na masaya na daw ang mga ito na magmukha siyang sinungaling sa korte at may dessert pa nga daw na may sex scandal siya. Pinaghihila at sinaktan niya si Lilette dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa din siya nakamove on sa ginawa ni Lilette sa kanya. Naabutan nila Ramir si Trixie na sinasaktan itong si Lilette kaya inawat ito ni Patricia. Hindi naman nakapagpigil si Trixie dahil perfect daw ang pagkakataon ngayon dahil kumpleto sila. Dinuro ni Trixie si Ramir dahil siya daw at si Lilette ang punot dulo ng lahat kung bakit naging miserable ang buhay niya. Sa kalagitnaan nga ng pagtatalo nila, bigla na lang natumba itong si Ramir at napahawak sa dibdib niya. Inatake nga sa puso si Ramir. Natakot at lalapit sana si Lilette dito kay Ramir pero kinontra agad siya ni Patricia. Sinabihan siya ni Patricia na don't touch my husband. Wala kang karapatan. Kaya walang nagawa itong si Lilette kundi manahimik na lang at tignan kung ano ang nangyari kay Ramir. Ano kaya ang nangyari kay Ramir? Makakaligtas kaya siya? Yan nga ang mga kaganapan sa Lilette Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.